Tandaan ninyo itong sasabihin ko. Ito ang nais ng Diyos. Natandaan mo ang mga sinasabi niya sa iyo. Yan po ang pagnilayan natin ngayong araw. Ako po si Paula Gawat. Samahan mo muna ako dito sa Landas ng Pag-asa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Luke sa chapter 9 verses 43 to 45. Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko. Ipagkakanulo ang anak ng tao." Ngunit hindi nila ito naunawaan sapagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung anong ibig sabihin niyon. Noon po palang panahon pa ni Jesus, ano, may tinuturo na si Jesus na yung tinatawag nating mindfulness. Sabi niya sa kanyang mga disciples, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko." Kailan ba natin sinasabing, "Tandaan mo ito ha?" Diba, kapag importante ang ating sasabihin, kapag gusto nating maintanim sa kanyang isip, sa alaala o memorya, at kapag nais natin na magkaroon ito ng effect dun sa tao, sa kanyang mga choices and actions. Himayin pa natin ang salitang tandaan. Ang salitang Tagalog ay maraming ibig sabihin, depende po sa pagkakagamit. Tama po? Tulad ng salitang tanda. Pag ginamit mong tanda na natin, ibig sabihin, we're growing old. O magtanda ka sana. Ibig sabihin, matuto ka sana. O kaya, tanda ng pagmamahal. Meaning, simbolo ng pagmamahal. Pwede nga nating pagsamasamahin sa isang sentence at magkakaroon pa rin ito ng meaning. Parang ganito. Sana habang tayo'y tumatanda, ay magtanda tayo at matandaan natin ang mga tanda ng pagmamahal ng Panginoon na ating Diyos. Paano ba natin matatandaan ang mga sinasabi sa atin ng Diyos? Siyempre, una muna ay matuto po tayong tumahimik at makinig sa kanyang mga salita. Pwede pong sa pamamagitan ng pakikinig sa misa at sa mga humiliya ng pare o sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at mga ibang Christian books, pakikinig ng mga inspirational talks or songs, o kaya ay sa pag-attend po ng mga Christian prayer meetings. So maraming paraan, if only you are mindful and intentional about listening and hearing God's word for you. At kapag narinig nyo ang salita ng Panginoon, ano naman ang gagawin natin para matandaan nyo ito? So, una po ay pagnilayan ang salita ng Diyos. At gawin mong personal ito. Isulat mo ito sa iyong notebook, journal, o kaya po ay diary. Dito po sa likod ko, makikita ninyo yung mga journals ko simula po ng 2008. Ayan, ito po yung pinakaluma, wala na siyang cover. Dito ko po sinusulat ang mga words sa akin ni God. Ayan. So, make it personal, write it in your personal notebook, or post it sa inyong pader, o kaya naman ay sa inyong wall, sa Facebook, ganyan. Bakit natin ginagawa yon? So, syempre, para po mabalik-balikan natin ang salita ng Diyos. Balik-balikan mo ang mga salita ng Diyos na naisulat mo sa iyong notebook, lalo na sa tuwing ikay may pinagdadaanan o kaya ay prinoproblema. Magugulat ka na lang sa malalim na kahulugan ng salita ng Diyos para sa iyo at kung gaano ito ka-relevant at ka-applicable sa buhay mo. Isa sa mga words ni God sa akin noon na naging favorite verse ko ay yung Romans 8 verse 28. All things work for good for those who love God, who are called according to His purpose. Sabi sa verse, all things work for good. Lahat daw ng bagay, mabuti man
o pati na rin yung hindi mabuti na nangyayari sa buhay ko ay gagamitin ng Panginoon ayon sa purpose niya. Yun ang sabi niya. Nung una po, hindi ko nauunawaan yun. Pero maraming beses na pinakita at pina-experience ng Panginoon sa akin kung paano niya gamitin pati po yung brokenness ko para po makapag-share o makapag-minister sa ibang tao na dumadaan din sa ganong broken moments. Then I realized, walang nasasayang sa Panginoon. Lahat sa buhay natin ay kaya niyang bigyan ng purpose, kahit heartbreaking events pa yon. Ganoon ko po ina-apply sa akin ang salita ng Diyos sa Romans 8 verse 28. At marami pang sinabi at sinasabi ang Panginoon sa akin na nakakamanghang makita kung paano po niya ito isa-isahing i-fulfill sa buhay ko. So imagine nyo na lang po yung laman ng journals na yan. Ang dami na po niyang ginawa at ipinakita sa akin. Kaya po, let's be mindful of God's words for us. Tandaan natin ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Paano po uli? So sa pamamagitan ng pagninilay sa salita ng Diyos at sa pagsulat po nito sa inyong notebook para maging personal po ito sa inyo. Pwede nyo itong i-post sa inyong wall, sa paligid o kaya sa FB wall mo. At importante po na balik-balikan ninyo itong mga salita ng Diyos para sa inyo. Dahil po sa tuwing may sinasabi sa atin ang Panginoon, ay siguradong importante po yun. At kailangan nating iyong panghawakan at pagkatiwalaan, lalo na kapag nandun tayo sa moments ng ating buhay na natcha-challenge tayo. Kaya ipagdasal po natin ito ngayon. Panginoong Diyos, bigyan niyo po kami ng malalim na pagnanais na madinig ka. And please poise our ears to listen to you and to hear your words. And we pray po na maisakatuparan sa aming buhay ang purpose at ang misyon ng inyong banal na salita. Taguyod niyo po kami araw-araw sa pamamagitan ng inyong salita. Amen. Kung na-bless po kayo ng short video reflection na ito, pakiclick na lang po ang like button at pakishare na rin po sa inyong mga friends. Muli po, ako po si Paula Gawat. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na video.